Noong mga nakalipas na mga taon sa ginawang Asian Pacific Economic Cooperation Forum, si dating U.S. Secretary of State Colin Powell ay nagbabala at ayon sa kanya na walang threat o pagbabanta na mas napakaseryoso kaysa tinatawag na Manned Portable Air Defense System o MANPADS dahil napakadali nitong gamitin at readily available on the black market. At ang MANPADS pose an imminent and acute threat to military and aircraft and civilian airlines. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At ito'y napatunayan noong nakaraang araw nung inambos at pinasabog ng mga Ukrainian ang tangke ng Russia gamit ang MANPADS o Manned Portable Defense System. At hindi lang tangke, pati mga aircraft gaya ng helicopters at mga fighter jet ay pinabagsak din gamit ang MANPADS. At nababalita na ang US ay nagbigay ng mahigit sa 900 na MANPADS sa Ukraine. Dito natin makikita kung gaano kamapinsala ang weapons na ito. Mula pa nang inumpisa na i-develop ng US ang American Red Eye noong late 50s, ngayon hundreds of thousands of MANPADS ay minamanufactured sa buong mundo. At kabilang sa pinakamarami ay ang kilalang Russian Strela SA-7 at ang SA-14 at ang Igla SA-16 at SA-18 at ang US-made FIM-92 Stringer. At tinatantya na mayroong 500,000 o kalahating milyon na MANPADS sa buong mundo. At libu-libong mga MANPADS ay pinaniwalaang binibinta sa black market na kung saan ito'y accessible sa mga terrorist at ibang mga insurgent group. Dahil ang MANPADS ay napakadali at attractive sa mga terorista at mga insurgents, at tinatantya na mayroong mahigit sa 1,000 na namatay ng mga sibilyan at militare sa pag-aatake gamit ang MANPADS, at kadalasan na pang-aatake ay laban sa mga civilian aircraft. At noong 80s, ito ay ginagamit ng mga mujahideen sa Afghanistan laban sa mga Russian helicopters at ibang aircraft. At ang kanilang ginamit ay ang US-supplied Stinger missiles na kung saan mahigit sa daan-daang mga aircraft ng Russia ang pinabagsak nito. Ang early model ng MANPADS ay makukuha sa black market at napakamura at sobrang mababa ang presyo. Nung nakuha ang mga maraming armas stockpiles ni dating Iraq dictator Saddam Hussein, ang armas ay binili ng Coalition Provisional Authority na nagkahalaga lamang ng $500 bawat isa. Pero ang mga bagong model ng MANPADS sa ngayon ay nagkahalaga ng $30,000. Kaya napakadali nitong maabot within easy reach sa mga well-financed terrorist and criminal groups. Ang MANPADS ay may haba na 5 feet long at may bigat na 30 to 40 pounds at kaya itong ipasok sa isang golf club bag. Pwede rin itong ilagay sa likod ng truck o sa maliit na bangka. Ang Pilipinas ay mayroon din ganitong mga weapons na ginagamit sa Presidential Security Group sa Malacanang at ito'y gagamitin laban sa mga air threats. At ang Philippine Army ay gustong magkaroon ng ganitong weapons. At para makamit ang requirements, ang Philippine Army ay kanilang isinasama ang Manned Portable Air Defense System or MANPADS Acquisition Project sa ilalim ng Horizon 2 Phase of Priority Project. Ang Philippine Army ay kanilang inimungkahi ang pangailangan ng at least 2 air defense batteries na naging pangunahing sangkap sa modernong units na inatasan na magdepensa sa Philippine Army units laban sa mga air threats o pagbabanta mula sa himpapawid. At dahil dito, ang Philippine Army ay kanilang inimungkahi ang 2 air defense artillery batteries na naging core units for a future air defense artillery platform sa ilalim ng Army Artillery Regiment. At ayon sa Philippine Army na ang air defense batteries ay dinidisenyo para makapag-provide ng air defense sa mga army units, areas at installation laban sa mga unmanned aerial vehicle o UAV or remotely piloted vehicles or fixed and rotary aircraft. Dati ang Philippine Army ay gumagamit ng air defense unit gamit ang anti-aircraft mula sa US government. Pagkatapos ng World War II, ito yung M45 quad mounts gamit ang 12.7mm machine gun. Pero sa panahong ito, ang Philippine Army ay paunang gumamit ng missile system bago pupunta sa longer range air defense system. At maraming hindi nakakaalam na ang Philippine Army ay unofficially walang air defense unit o asset prior to the first and second air defense artillery batteries. At ang Philippine Army ay kanilang ginagamit ang air defense asset ng Presidential Security Group or PSG na kung saan mayroon silang MANPADS or Manned Portable Air Defense System sa kanilang inventory kasama na ang MBDA Mistral at ang FIM-G2 Stinger. Pero kakaunti lamang ito. Ang Manned Portable Air Defense System or MANPADS Acquisition Project
ay kaparte ito ng Horizon 2 Priority Project of the Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program at ang budget nito nakalaga ng 2.275 billion piso. At ilan sa mga products na nakalista ay ang MBDA Mistral na gawa ng France. Ang MANPADS o Manned Portable Air Defense System ay hiwalay ito sa air defense system na nakukuha ng Armed Forces of the Philippine Service Branches gaya ng Philippine Air Force Ground-Based Air Defense System at ang Philippine Navy Shore-Based Air Defense Missile System or SBADMS. Ang Philippine Army requirements ay makapagbigay ng depensa sa grounds formation gaya ng field units at mga base laban sa mga low-flying aircraft at helicopter at ang iba pang mga low-flying threats. Sa kasalukuyan, mayroong tatlo na air defense project ang nasa Horizon 2 of the Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Pero ang Philippine Army lang ang nangailangan ng low-level air defense system sa ilalim ng Manned Portable Air Defense System or MANPADS Acquisition Project. At ang project na ito ay umaakma sa LIJ Nix-1 Chiron ng South Korea at ang BSHORAD. Pause there. At ayon sa reports na ang Philippine Army Technical Working Group or TWG ay dalawa lang na kampanya ang kanilang napagpilian para sa dalawang model, ang Prince MBDS Mistral at ang LIJ Nix-1 Chiron ng South Korea. Maraming nagsasabi na ang Birba na gawa ng Russia ay mas superior ang performance kumpara sa Mistral at sa Chiron. Pero dahil sa mga rason na hindi ito isinisali sa final selection ay ang TATSA or US sanction. Kagaya din ng ibang mga project na kung saan ang mga Russian products ay kinukonsidera at nagkaroon ito ng problema. Ang Prince MBDA Mistral at ang South Korean League Nix-1 Chiron Short Range Air Defense Missile System, ang dalawang missile system ay pareho ang capabilities at pareho din ang effective range nito na abot hanggang 6 to 7 kilometers. At hanggang ngayon ay patuloy pang tinitingnan ng Philippine Army Technical Working Group para sa naturang project at nag-conduct sila ng mga evaluation kung sino sa dalawa ang mapagpilian, ang MBDA ba o ang League Nix-1 dahil matindi ang kompetisyon ng dalawang kampane. Pero bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan si Christian Magtules at saka si MXTV. Hanggang sa susunod, maraming salamat.